Pagsasaka, mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Inihahatid sa inyo ng Pure Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperador Lai, gawin mong Lai. Drink responsibly. Ang kasaysayang inyong mapapakinggan ay hatid sa inyo ng Sagip-Saka. Mga kwentong magbibigay inspirasyon sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura. Tapos na ang pananamba, buhay ay araw ng Linggo at pagkalabas ng simbahan ay nakasalubong ni Roger ang kaibigan at kapitbahay na si Hinel. Kapwa sila may-ari ng Babuyang sa lugar nila. Hener, kumusta? Mukhang bigatin tayo ngayon ah. Kamukha ng mga alaga mo ah. Ha? Dumataba na ba ako, Roger? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bago na naman kasi yung pick up mo. Mukhang malakas ang kita natin ah. Ah, yun ba? Second hand lang naman yun. Ano bang sikreto mo at napapadalas yata ang bisita sa'yo ng may-ari ng litsunan sa may Banilad? Sa'yo na sila kumukuha ng lilitsuning baboy ah. Oo. Eh, malaking kliyente ko sila dahil kilalang kilala sila dito sa Cebu. Dinarayo talaga sila. Ang galing naman. Bagyan mo naman ako ng sikreto mo. Sige ba? Eh, pero maaari bang sa makalawa na labang? Luluwas kasi ako pa Maynila mamaya para bisitahin ang anak kong nag-aaral ng agrikultura sa UPLB. Si Miguel ba yan? O sige, walang problema. Pakikumusta na lang ako sa kanya. Makakarating pare. O sige pare, ingat na lang. Roger, ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo? Linisin mo ang pigir mo araw-araw dahil ang sagsang ng amoy ay umaabot hanggang sa bahay ko. Magandang araw po, Aling Maring. Ang aga-aga naman ay ganyan agad ang bunga Diyos sa akin. At saka araw-araw po akong naglilinis ng kulungan ng mga baboy ko. Eto nga po, naglilinis ako ngayon. Ay basta! Ayokong makaamoy ng baboy hanggang sa bahay namin. Kapag di mo nagawa, nag-aksyon yan, abay, pasensyahan nilang tayo. Magre-reklamo na ako sa barangay. Oh, Roger. Ikaw pala. Kumusta? Ang aga mo yatang napabisita. Tinatakasan ko kasi si Aling Maring eh. Sigurado kong susuguri na naman ako sa bahay noon at magre-reklamo sa pigiri ko. Ano? At bakit naman? Umaabot daw sa bahay niya yung amoy. Sinubukan ko naman na pumunta malapit sa bahay nila. Wala naman akong naamoy. Masyado lang talaga sigurong sensitibo ang pang-amoy noon. Ganon ba? Eh, araw-araw ka naman yatang naglilinis, hindi ba? Oo nga eh. Mas mainam siguro na yung beddings ng mga alaga mong baboy ay lagyan mo ng lupa. As in, sawdust o niyog. Tapos isang beses sa isang linggo ay esprayan mo ito ng indigenous microorganism o IMO. Ha? Oo! Yun ang gamit ko sa pigira ko. Kaya kung mapapansin mo, walang amoy sa loob ng kulungan nila. Ganun pala yun. Eh paano naman gumawa ng IMO na yan? Madali lang. Magluto ka ng isang kilong bigas. Hanggat maaari ay organic. Pagkalamig ng kanin, ay ilagay mo sa isang kahoy o ceramic na lalagyan. Takpan mo ng papel o tela ang lalagyan at siguraduhin mo na walang makakapasok na anumang insekto rito. Pagkatapos ay ilagay mo yung container sa ilalim ng puno o kahit saan na may mga dahon. Siguraduhin mo lang na hindi ito papasukin ng ulan, ha? Iwan mo ng 3 araw doon at kapag may napansin ka ng namumuo na puting amag, ilipat mo yung kanin sa isang mas malaking jar at lagyan ng 1 kilong brown na sugar. Takpan mo ulit yung jar ng tela o papel. Iwan mo sa isang madilim at malamig na lugar ng 7 araw hanggang lumagkit ito.
yun na yung IMO mo. Ah. Oo, pare. Kung gagamitin mo naman, lagyan mo ng 2 kutsara ng IMO ang 1 litro ng tubig. Yun na yung i-spray mo sa beddings ng mga baboy mo o sa mismong pigre mo. Ang 1 litro ng tubig, yun na yung i-spray mo sa beddings ng mga baboy mo o sa mismong pigre mo para mawala ang amoy. Mukhang mahabang proseso yan ah. Hindi naman. Pero tipid naman. At makasisigurado ka sa kaligtasan ng mga baboy mo at sa pang-aaway ni Aling Maring. May iba naman ako. Oh. Ano bang pinapakain mo sa mga baboy mo? Balitang balita na malasa daw yung mga baboy na galing dito sa pigire mo. Ah, yun ba? Eh kung makikita mo, native ang mga baboy ko dahil maaari silang palakihin sa organic na pamamaraan. Hindi ko sila ginagamitan ng antibiotic kapag nagkakasakit. Ganun ba? Oo! Herbal medicines lahat! At mga natural available feeds lang ang pinapakain ko sa kanila. Yung timbang nila na 30 hanggang 50 kilos, para sa isang mature na baboy ay tamang-tama na pang lechon. Ha? Huh? Ganun? Yung feeds na pinapakain ko na develop naman ng National Swine and Poultry Research and Development Center ay nagkakahalaga lamang ng 11 pesos and 40 cents bawat kilo. Kung tutuusin na, eh, halos 50% ang natipid ko kung ikukumpara sa commercial feeds na 20 hanggang 22 pesos bawat kilo. Yung feeds na ito ay binubuo ng corn, rice bran, copper meal, molasses, salt at limestone. Mas maganda palang native sa lechon. Kaya palang laki ng kita mo. Oo, paring Roger. Malaki ang kita sa organic, lalo na sa mga health conscious na tao. Ganun pala yun? Oo naman. Sa ganitong paraan, mababawasan na ang mga baboy na ini-import mula sa ibang bansa. Makakatulong pa tayo sa mga ibang may mga native pigre rin. Oh, hey. Sandali lang, sasagutin ko lang to ah. Hello? Ah, opo. Sige po, Mr. Reyes. May kilala po ako. Ah, sige, sasabihin ko po. Ay, naku, salamat po ng marami. Sino yun, pare? Ah, siya yung may-ari ng litsunan sa Baniland. At kailangan nila ng supplier sa airport para sa branch nila doon. Irerekomenda kita. Ha? Huh? Oo, ikaw ang irerekomenda ko. Talaga? Naku, salamat, Ener. Maraming salamat. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Sagip-Saka. Mga kwentong dulot ay inspirasyon sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura. Ang ani mo, ang buli mo, hanaw sa Sagip-Saka. Aasenso ka na. Ang ani mo, ang buli mo, hanaw, hanaw na. Giginhawa ka na. Ang ani mo, ang buli mo, hanaw, hanaw magsasaka. At mangingisda. Ang ani mo, ang buli mo, hanaw, hanaw na. Giginhawa ka na. Sa Sagip-Saka aasenso, buhay mo'y giginhawa. Sagip-Saka, magsasaka, mangingisda, mahalaga. Sagip-Saka. Sagip-Saka, mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Inihatid sa inyo ng Pure Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperador Lai, gawin mong lay. Drink responsibly.